Exacto, start your engines dahil magsisimula na ang phenomenal at award-winning drag race franchise sa bansa na kilala sa buong mundo. At ngayong umaga nga makakwentuhan natin ang ating na-miss kasama kachikahan at kakulitan sa umaga at ipapaliwanag niya kung ano nga ba ang art form na drag at paano ito nakakapagbigay aliw at representation sa queer community sa buong mundo. Mabuhay! RuPaul's Drag Race PH Judge, Khaled Karen. Magandang morning, Khaled, and welcome back to Sakto! Hello, Chang! Magandang morning po, mga kapamilya all over the world. Kamusta po kayo? I miss you so much, Chang. Kamusta ka na? Blooming na blooming ka. You are so fresh. Kasama ko si Jeff at si Johnson. So ang lagay, si Hello, Chang lang na-miss mo. Hello, Tito Jeff, Tito Johnson. Magandang morning po sa inyo. So, Khaled, lagay, si Chang lang na-miss mo. Siyempre, miss din kita. Sila Tito Ariel, Tita Winnie, yes. O Katining. Pwede malaman, ano pong secret? Bakit paganda po kayo ng paganda? Pa-fresh ng pa-fresh? Eto na nga, Chang, siyempre, lagi po tayong nadidiligan ng pagmamahal, of course, ng aking fiancé. At saka ano lang to, prayers and sleep. O, diba? Ah, sleep, yes, it's very important. Ang lakas ng prayers, sabi ni Jeff. Uy, pero bakit may nakita akong video na parang naiiyak-iyak ka because umalis si Luke? Yes, Chang. Umalis po si Luke for work. So he's abroad now. He's actually in Africa. So mawawala po siya ng 8 weeks. Kaya magiging tigang po ang aking lupa. Di bale. Pagbalik naman maraming peselubong. Pero syempre, may mga ibang nagchismis na, nahiwalay na kayo. Ay, hindi naman totoo. Kaya nga, alam mo naman sa TikTok, ang daming fake news. Kaya kailangan ko pang magpaliwanag kung ano nga ba talaga ang totoong nangyari. Yes. Nasa vlog ko actually, Chang. So, yes. Yung iba kasi pinanood yung full video eh. Oo. At napakaganda ng iyong bagong bahay. Congratulations, ha? Thank you very much. Bakit hindi mo ba kami iniimbita ni Jeff dyan? Halika na, dito na tayo magkwentuhan. After nyo dyan, magkape kayo dito sa bahay. O, di ba? Nakakatuwa. O, ito nga, Jeff at Johnson, alam nyo ba na si Khaled Karen ay isa sa mga magiging main judge? O, kita mo na. Yes. First time makakita ng drag. O, i-explain mo muna sa mga hindi nakakaalam, ano ba itong drag? Well, mga kapamilya, ang drag po ay isang art form kung saan ine-express nyo po ang iyong sarili. So, pwedeng through makeup, through performances, may mga transformation na nagaganap. So, mas maganda kasi ang drag expression ng isang tao ay iba-iba po. May iba-iba silang categories, may iba-ibang mga, you know, mga ways on how to express themselves. And bilang LGBTQIA+ community member, alam niyo naman tayo, very creative, very passionate. Oh. So, yung po sa mga drag queens po natin, ine-express nila ang kanilang sarili through drag. So, nagme-makeup sila ng bonggang-bongga, nagwi-wig sila. Tapos yung mga lalaki po, ay nagta-transform into beautiful women. It's all about transformation and being who you are. Yes, noong araw na uso yan sa mga Santa Cruzan, pero ngayon iba na, 'di ba? Level up na. At recently nga may mga celebrities na gumagawa na ng mga kanilang drag makeover. Sina Pia Wurtzbach, 'di ba? Si Andrea Brillantes. So, paano ito na i-influence yung mainstream audience in accepting an art form queer in nature? Alam niyo po, ang drag kasi, hindi naman din siya masyado pang, you know, kailangan pa siyang mas makilala dito sa Pilipinas, lalong-lalo na po ng ating Filipino audience. So, hindi lamang po mga lalaki ang pwedeng mag-drag. Pwedeng mga babae, trans women, o kahit na sino pang tao, pwede pong mag-express ng kanilang sarili through drag. So, Chang, kasi ang notion kasi niyan, ang drag, yung mga lalaking nagbibihis babae, hindi lamang po ang drag tungkol doon. Marami pong bagay. Yes. Isa po itong art form, katulad nga ng lagi namin sinasabi. So, si Paolo Ballesteros, di ba, nagtatransform siya. Napakagaling ni Paolo dyan. Personalities. Oo. Si Mimi Vice Ganda, minsan nagda-drag costume din siya. Yes. Yan, katulad nga niya, si Andrea Brillantes, si Pia Wurtzbach, Catriona Gray, and even I myself, minsan may mga drag persona akong pinapakita. So, ano talaga siya,
Chang, art form talaga siya. So kailangan po maintindihan ng tao na isa po itong sining, hindi lang po ito basta-basta pagme-makeup, pagsusuot ng wig. Meron po itong mga technique na sinusunod, meron din po tayong mga tinatawag na mga transformation na ginagawa. Totoo 'yan. At doon mo talaga makikita kung gaano ka artistic at kagaling, 'di ba, sa makeup, kung gaano ka pulido pati sa costume, lahat eh, 'di ba? Mm-hmm. Kaya pero ang tanong ko, bakit pa big deal na we have our own franchise of Drag Race Philippines? You know what, Chang? I'm really very proud of Drag Race Philippines dahil isa po itong the RuPaul's Drag Race franchise is a franchise na all over the world. Meron na tayo sa Canada, meron tayo sa New Zealand and Australia, meron tayong France, may Spain. And it is the first time na magkakaroon po tayo ng local franchise here in the Philippines. And we are actually making herstory. Yun ang tawag namin dyan, herstory. Dahil nga po, makikilala na ang ating mga drag queens, ang Philippine drag community all over the world. Because alam niyo po, ang mga drag queens natin sa Pilipinas, punong-puno ng talent, punong-puno ng creativity, lahat mga bongga, pasabog, magaganda. And it's about time na makilala po sila sa world stage. So abangan niyo po ang aming programa kasi ang gagaling po ng ating mga Filipino drag queens. And I believe, ito personal opinion ko ito, na talaga namang kailangan nilang makilala sa buong mundo. Oo, at bago ka mag-imbita for Drag Race, eto may ipe-play tayong video ng live reporting mo last weekend. Eto, panoorin natin. Kasalukuyan pong nagkakaroon ng gulo dito sa isang bar sa Quezon City kung saan ang mga lasing ay nag-aaway-away po. Ayan po sila, kapag may inuman, may bugbogan. Ako po si Carla Garrett Davila at ito ang may inuman. Mga negosyo, Khaled Garen, ano nangyari at napunta ka doon? Inaya po ako ng mga kaibigan ko na syempre mag-night out, alam mo naman, wala si Jowa, so kailangan mo na mag-unwind, makipag-bonding with friends. Tapos eto nga, Chang, habang kami po ay nagkakasiyahan, abay may gulpihan doon sa bar. So syempre bilang ano tayo alerto, di ba? Reporter ka syempre. Papatrol tayo kahit saan, di ba? So nag-report po ako ng live doon sa kaguluhang iyo. Pinabahan si Karen Davila at si Liza It Aquino, talaga. Ana Cerezo. Na hindi natin palalampasin ng mga latest happenings. Alam mo naman ito. Sana nagpalit ka din ng anyo, nag-Ami Perez ka, tapos nag-face-to-face ka doon. Ba't hindi mo tinry? Pinagbati mo sila sana. Kung kaya ko lang dyan, ginawa ko. Gusto ko nga interviewin yung mga naggulpihan, kaso baka ako ang mabugbog. Ayaw natin yun. Siyempre, yung safety mo muna ang importante. Diba? Ayaw natin yan. At eto na, kailan ba magsisimula itong inyong show? At ano pang mga dapat abangan namin? Nako mga kapamilya, all over the world, magsisimula na po ang kauna-unahang franchise ng RuPaul's Drag Race. Magkakaroon po tayo ng Drag Race Philippines. Magsisimula na po ngayong August 17. You can stream it via HBO Go, WOW Presents Plus, pati po Discovery Plus. At available po ito sa buong mundo, sa Canada naman. Available po ito sa Crave. At makakasama ko po dito, of course, si Paolo Ballesteros bilang ating main host. At bilang isang judge din ay si Miss Jiggly Caliente. Isa po siyang alumna ng Drag Race or RuPaul's Drag Race sa Amerika. Napakasaya nito na meron po kaming 12 drag queens na magpapakitang gilas sa inyo. So abangan nyo po ang kanilang mga pasabog, ang kanilang transformation. Bonggang-bongga po itong programang ito. So abangan po natin at suportahan po natin ang Philippine drag community. Ito po ay para po sa ating mga Pilipino. May karagdaga ka pa bang tanong, Jeff, para kay Khaled? Khaled, kailan tayo magkita-kita ulit? Ay, gusto mo after ng show nyo. Let's go na. Magandang puntahan yung bahay ni Khaled. Napanood ko yun sa vlog. Yung parang bawat sulok, umiiyak si Khaled sa lahat. Yung kasama si Khaled. Bakit nga ba umiiyak ka kada Very sulok? Very emotional siya doon. Alam mo naman, Chang, pag pinapakwento ako ng buhay ko, naiiyak talaga ako. Kaya nga sabi ko kay Ma'am Carrie, ikaw talaga, pinaiyak mo na naman ako ng bonggang-bongga.
Eh dahil nga alam namin din ang iyong kwento, di ba? Nakaka-proud at maligaya kami for you na, di ba, natapos ang condo at talaga namang pak na pak sa ganda. Oh. At bagong achievement. 5 years na ako sa showbiz. Kailangan naman, di ba, meron akong naipundar dahil may puhunan. Oo. Pag may puhunan, dapat may naipon. Yeah. May pondo. May pondo. At syempre, nako, eh, excited na kaming mapanood yung Drag Race PH and yung YouTube channel. At mamaya, nasa Magandang Buhay ka din. Yes, mamaya po mga kapamilya, nasa Magandang Buhay po ako. Sabay-sabay po nating i-good luck at i-cheers si Mamshi Carla sa kanyang panibagong yugto sa kanyang buhay. Ano ba ang kanyang gagawin after Magandang Buhay? Yes. Ano ba ang dapat abangan kay Mamshi Carla? Yan po ang dapat niyong tutukan. And meron po akong weekly vlog sa YouTube. Hanapin niyo lamang po ang Kalad Karen. Sa Instagram, Kalad Karen. Sa TikTok, Kalad Karen. Sa Facebook, Kalad Karen din po. Abangan niyo po ang mga content ko. Puro good vibes. Masasaya. And of course, on YouTube, meron din po ako mga inspiring stories na fini-feature mga artista, mga ordinaryong tao. So, subscribe na po kayo. Oo. Kaya naman, Shante, you stay? Oh, yes! Diba? Mamimiss ka namin, ha? Pero ipapanoorin namin lahat yan ng iyong mga vlogs at mga social media accounts mo. Fina-follow ka namin, syempre. Maraming salamat, Kalad Karen. Best of luck and congratulations again! See you! Ayan po ang ating dear friend na si Kalad Karen. Nakakatuwa. Oh, ito na. Oh my God!